ginagawa pag nilalamig ka? Hindi ako linalamig. Oh? So nakaganoon ka lang. Lagi may ikaw, Rek, ginagawa mo. Talokbong. Talokbong. Tij. Talokbong din. Hiniginaw pa ba kayo? Ako minsan. Oh, sanay ako sa aircon. Lumak ako sa aircon eh. Kala ko. Mayaman yung nanay. Dalawa lang. Co-ods. Nag-detext. Detext. Nang may pampainit. Yeah. Sa madaling araw. Marami option eh. Pwedeng halak, pwedeng... Well, ako po si... Isang episode na naman ng Wasak. At siyempre, bisita natin yung isa sa mga pinaka-wasak na banda dito sa Pilipinas, mga kapatid. Mga kaibigan ko to, ang bandang Greyhounds. Ito, Lord, may tanong ako, Lord. Hindi pa na tatanong to sa latang interview. Dapat unique yung tanong na yan. Oo. Paano nga ba nagsimula ang Greyhounds? At saka saan galing ang pangalan Greyhounds? Sa ahas. Mm-hmm. Good pwede question. Pwede mo natin sa pansin. Good question. Good question. Good question. May sasabihin si Ninyo tungkol dyan. Si TJ nagsasalita. Ikaw. Sige. Yun, na... Sinagot talaga. Airpods yun, airpods yun. Yung AirPods kasi daw nila, may banda na dati. Ba't hindi mo siya pasagutin, Tol? Hindi, okay yun. Continue. Sasabihin namin kung mali. Tama, di ba? Tama. So, yung tatay mo may banda? Meron. Okay, yun. Tapos? Tinapos. Bakit Z, Jun? Bakit Z? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Bakit nga ba Z? Kulot eh. Kulot yung S eh, kaya Z. Pag Z, parang mas bata. Ano yung mga options sa ng... na pangalan ninyo noon. Yung mga pinagbibigyan. Sabi ni Reg dati, poodles daw gusto niya. Pero... Blackjacks. The Chihuahuas. Chihuahuas. Nung bata kami ni Audson eh. Sledge yung pangalan ng banda. Yan. Sledge. High school yan, high school. Matindi. 15 years old. No? Yeah. Anong tugtugan? Sledge. Wolfgang, Razorback. Yeah. Cover. Nag-cover kayo ng gano'n. Sepultura, Gin Blossom. Depende sa school kung saan kami dumadayo. Pag school ng mga babae yung tutugtugan namin, tutugtugan kami ng mga Gin Blossom. Live. Mas gusto ng... Green Day. Green Day pa noon. Pagmamaan. Oh, pagmamaan yun ah. Range, Pantera, mga gano'n. Mamaan? Mamaan. Mama. Mama. Okay ka lang, Jun. Diba, makaka-recover naman. Kung ang keso at tawag sa mga fans sila mga daga, sa inyo ano? Friends. With a Z. Friends. Friends. Marami yan silang mga fine-friends. Kapag nalalaman mo ba na parang, nako, parang more than 10 years sa kami magkakabanda, or 10 years sa kami tumutugtog, tapos may makakasabay ka sa mga, kunyari, mga production, mga sa batang banda, ano yung pakiramdam ng ganun, Tol? Mama. Mama na, no? Masaya kasi nandito pa rin kami hanggang ngayon. Mm-hmm. Dati kasi parang nilalagay nila kami sa kahon na eto fast food to, mabilis to mawala. In 2 years, wala na yung bandang yan. Hindi kasi nawala sa amin yung pagiging competitive. So pag may kasabay kami mga bata, sunugan yan. Sunugan? Kumbaga. Parang this is how we do it. Nung nagsimula kayo, ang dami mga kategoryang ginamit sa... Para i-describe yung tugtog nyo, no? Andan yung nu metal, rap metal. Tsaka kupaw, sinabi pa kupaw. Kupaw, kupaw maraming tumatawag ng kupaw. Nag-evolve kami, nag-evolve. Parang kayo yung nag-define ng genre talaga eh. In hindsight, yung klase ba na kupaw na ginagawa ninyo nun, ano yung kaibahan niya ng ginagawa doon sa States? Lahat naman tayo nakikinig ng mga sa kanya-kanyang influences, di ba? So, siguro ang nangyari, we take out the best part of whatever influences we have. Tapos pinaghalo-halo namin. Siguro yun yung pinagkaiba. Kasi yung mga metal bands sa States, pag metal ka, double pedals, automatic. Kami, mas pinili namin mag-single pedals, malapit kami sa hip-hop, para mabuo namin yung sarili naming tugtog. Kasi ikaw, aminado naman na talagang malakas ang hip-hop influence ka talaga. Diba? Hindi kayo dahil wala lang kayo pabiling extra pedal. Kaya lang. Actually, nakabili ako. Nagkaroon ako, bumili ako ng mahal pa yun eh. Tapos, iniwan ko siya sa sasakyan ni Ninyo. Nakalimutan mo na. Natulog sila doon kay Larig. Pagkagising nila, wala na yung sasakyan niya sa takot. Ay, alam ko yung balitang yan. Sabi yung pedal ko. Tapos yun nga, naisip ko na, not meant to be. So kaya ganun yung nangyari. Ang tindi rin ano? Dami nawala. Diba? Nawala yung kotse ni Ninyo pagkagising nila, hinahanap nila sa labas ng gate. Kayo ba nagtatalo-talo din kayo minsan pagka... Oo naman. Naman. Natural. Paano kayo magtalo-talo? Nagsisigawan nila. Hoy! Loy ako! Usap lang.
Sama-sama ng loob ko sa inyo! Hindi ba gano'n? Alam mo naman eh, diba, apat lang kami. Lahat may gusto mangyari sa ginagawa. Pero hindi kayo nagkagano'n? Hindi gano'n yung... But nung mga mas bata... Pwede mag-dati siya pansin mo. Nung mas bata kami, medyo ano eh, medyo mas mainit-init pa. Oo. Ngayon, pag may hindi ka gusto, usap na lang. Sa kapag mama na. Pag mama na eh, no? Dali na lang sabihin eh, diba? Dati hindi. Sikreto dyan, sabi nila, pagkataas ng tugtugan, kayo pa rin magkakasama. Uminom kayo magkakasama kayo. Hmm. Nangyayari ba sa inyo? Hmm. Lagi. Mga ano to eh. Yun yata yung formula namin eh. Hindi na sumasama yung love nila. Parang nagkamali ka nung... Di ba kasi yung issue ng banda eh. Yung mali sa... Nagkamali ka nung tugtugan. Ano? Nagkakantsawan lang kami. Uy, pero wala ako. Sabit ako ah. Kalimutan ko yung lyrics. May ganun. Sino yung parang pinaka lumalabas sa parang final say pagdating sa recording? Parang lahat. Lahat. May pinaka kami na ano, hindi majority rules. Pag hindi trip ng isa, tabla yun. Ah, ganun. Kailangan trip ng lahat. Kasi paano pagka trip nung tatlo, tapos si Audz hindi niya trip. Mm. So pag tinuloy mo yun, sama loob niya. Diba? So siguro, pag... Merong hindi trip, huwag natin gawin yan. Siguro may iba pang paraan. Yun siguro yung formula kung bakit iba yung music namin. Kasi lahat ng ginagawa namin, trip naming apat. Parang pansin ko, medyo nabawasan yung bagsakan sa mga areglo. At parang mas medyo dire-diretso siya. Mas bumilis. Mas o. Oh. Mas da-da-da-da-da. Ganun ba? Balik na nga natin. Napansin yun. Baka yun yung proseso ng pagiging matured na nila ngayon, no? Wala nang gano'n. Alam mo, music, marami kasing options. Lahat kami, marami kami. Saka so far kasi yung mga lumalabas namin, nilalabas namin ngayon, ano mo yun, dalawa, hindi pa naman yung lahat eh. May mga iba pa na, iba pa rin. Andun pa rin lumalabas lang din siguro sa comfort zone. Kasi yung bagsakan, matagal na namin yung ginagawa. Pero so, buti, gusto namin lumihis ng konti. Definitely, pero, babalikan pa. Pero buti, hindi pa rin nawawala yung bigat, no? Metal si Audz, hindi mo mawawala. Yung gitara talaga. So, sarap kumaan. Kasi nalimit ko yung mga solo project nito, ang layo eh. Yun, kaya nga, yun tinawag na solo eh. Ang solo ka dyan kung yun ang trip mo. Biro lang. Oh, mga bayaw at hipag, welcome sa bago nating segment dito sa Wasak, ang... Ang lasang pangbayaw. Ang lasang bayaw. Okay, sa pagbabalik, titikman natin to ngayon. Ito ang tinatawag na, Buchi. Buchi. Okay, andito tayo ngayon sa kahabaan ng... Claro en recto. Claro en recto. Okay, ngayon titikman natin to. Oh, bayaw, anong klaseng ano to? Buchi ng manok. Ah, magkano isa? 20 pesos. Okay, 20 pesos. Okay, sige, tikman na natin. Pagbalik ulit. Saka nag-extend pa sila tol eh. Parang nagkaroon pa sila ng sariling community, yung parang Barangay Tibay. Diba? Mm-hmm. Parang ganun yung ano eh. At yan, pasalamatan natin ng Barangay Tibay. Ayok, sa mga t-shirt na. Yan. Bakit Tibay ang pinili? May Tibay na maaasahan. Meron pa silang ano, yung parang... MMA. MMA pa sila sa Barangay Tibay. Paano nagsimula yung term na Barangay Tibay? 7 years ago, pag gusto namin tumugtog sa mga bars, usually natatanggihan kami. Kasi? Kasi magulo. Hindi dahil sa banda, pero dahil sa crowd na dala namin. Kumbaga, nai-insight sila magwala o ano man. So, lumapit kami sa isang prod. Tinanggihan kami kasi marami doon nakapila. Tapos, chinalenge ako nung may-ari nung prod na, kaya niyong gumawa. Kaya niya yan. Pagbalik namin sa bahay, usap kami ni Toots kung anong magandang pangalan. Ed, taga-Queso. Oo. Ed, dati, nag-Puerto Galera kami, magkakasama kami, barangay yung tawag namin sa amin kasi ang dami namin. So, kailangan lang ng isang word na itudugtong mo dun sa barangay, yun yung magde-define sa amin. Yun. Hanggang sa umabot kami, una Barangay Bakal. Barangay Tibay. Kung ano pang mga pangalan yun, hanggang sa umabot sa Tibay. Tibay. Meron ba kayo napapansin ng mga parang pumalit na sunod na henerasyon at gano'n sila kaiba dito sa mga dati ninyong fans? Mas marami silang ano ngayon, smartphone. Oo eh. Phone, yung camera killed the mosh pit eh. Totoo yan, ano? Well, hindi naman lahat ng gigs, pero may mga gigs talaga na...
Nakaganon lang. Ano lang, no? Oo. Nawala talaga. Para imbes na enjoy yung tugtog, iniisip niya kung ano ipapusa sa YouTube. Oo. Mm-hmm. Kaya mas, ako, mas trip ko pa rin yung mga tamang maliit na gig like sa Giho, yung punong-puno kayo. Kasi doon, nararamdaman mo talaga, putulakan sila, nang kakasya. Kasi hindi ka pwedeng mag-ganon doon. Hindi ka pwedeng mag-ganon. Eh, nakakamiss yun eh. Pero meron marami pa rin namang... Yung mga nasa harap, yun yung nakaganon. Mga game. Ang hirap sundan nito mga to eh, pag sa tugtugan. Parang kami muna, kasi pag Greyhounds, tapos kayo, wala na, mag-uupuan na yung mga tao pagod na. Bibili ng barbecue, iihi. Kaba ninyo, ano yung pinakamalalang nangyari sa'yo sa gig? In love. Sinapit ng tragedya, yung banda, na walang kayo ng isang... isang kapatid natin. Pero kinonsider nyo noong una talaga na mag... Never became hindi an option talaga. Hindi namin siya pag-uusapan eh. Hindi namin siya pag-uusapan. Ngayon lang, no? Ngayon lang. Kawawa rin nyo kung may papalit. Makukumpara kasi, mahirap i-fill yung shoes, tapos... Wala, okay lang mo kami apat eh. Pero as gitarista, kinailangan mo bang ibahin yung estilo mo? Yun kasi, siguro yung ano, mas more riff-based na, mas less na yung... kasi dati talagang ma-effects kami. Yun yung kailangan gawin eh, para ma-compensate lahat ng tunog ng kabanda ko. Nagdagdag ka ng kapal. As guitarist. Oh, yun. Pansin ko noon, ano, may isang gig noon, dalawang amp yung ginamit mo eh. Lagi. Para kumapal. May apat lang eh. Kasi ang gandal walang kaya eh. Ano yung huling CD na binili nyo or huling album na dinownload ninyo? Ako, ang huling album na dinownload ko, Alt-J. Hip-hop? Parang ganun. Malapit siya din. Ikaw, Tol? Ang iwan ng OBS. OBS. Kasi nawalan ako yun. Sa banda ko yun. Banda. Nawalan ko yun. Patamang binili siya ng album. Kaya din ang doon. Binili ko yung CD ulit. Ah, okay. Bago ng Franco. Parang puro Pinoy ah. Puro Pinoy. Ako yung all blues. Mahilig ako sa blues eh. Kailangan kong masyado na napapametal minsan. Layo. Doon ako kumukuha ng ano. Para bumalanse. Pinapabilis mo lang yung blues. Ako ano ba? Bumili ako, binili ko ng plaka yung asawa ko ng ano, ng Radiohead, ng Kid A. Kid A pa talaga, Kida. 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 Yun yung Kida. Sounds namin pag kumakain kami. Labo nun. Okay naman eh. Ayos yan, ayos yan. Okay. May ginagawa ba kayong bagong album ngayon? Oh yeah. Ba, isa-isa lang? Ginagawa namin yun ano, parang kumbaga pag may nasulat kaming kanta, minsan dalawa, tatlong kanta sa isang batch yung nasusulat namin. Pili kami ng isa, gagawin namin single. Lalabas namin, gawa namin ng video. So ganun lang, tuloy-tuloy pa isa-isa. Hanggang sa mabuo? Mabuo. Para at least, ano, pagdating, pag nabuo mo yung sampu, natutukan mo yung sampung kanta, natugtog mo siya na maayos lahat, narinig siya ng mga tao. Saka so, na namin siya igagawing album. Dahan-dahan. Nag-iba ba yung, sabihin natin, malaki ba kinalaman na pag may indie-release kayo, di ba? Sobrang iba ba siya nung nasa label kayo? Parang hindi naman kayo pinakialaman sa label, ano? Well, yung nag-try sila mo kinalaman. Yung sa label pero, hanggang salita na umabot sa amin yung mga gusto nila. Pero hindi namin ginawa yung mga gusto nila. Kunyari, ano yung mga gusto nilang ipagawa sa'yo? Gagawin kami ng kanta na katulad na katulad ng isang sikat na banda. Sa Lumakuta, gano'n? Hindi naman. Gusto nila ito. Gusto nila gano'n na gano'n daw yung tunog. Gusto nila maging mas tame yung tutuga namin. Kasi nga, mabigat, maingay, magulo. Kasi yun nauso na yung mga mas bago na medyo gano'n yung tutuga, pero mas... yung mas melodic, mas pogi. Rich rock. Gusto nila, mag-ganon din kami. Pero wala, narinig lang. Umuo lang kayo, tapos iba yung album. Gusto din sa kami. Sige, okay. Di, ang maganda kasi doon, yung mga video, gagastusan nila eh. Yung mga ganon. Nakita mo, wala na sila ngayon. Yung mga ganon, wala kang gagawin, sila na magtatrabaho para sa'yo. Pero ngayon naman, hindi rin pag hindi ka, hindi naman ganun kahirap gumawa ng sarili mong thing. Yeah, you were saying. Pero hindsight din, parang ano eh. Ginagawa naman din nila yung mga ganun kasi kailangan ka nila ibente. Kailangan ka nila maintindihan para alam nila kung paano kayo ibente. Siyempre, lalabas sila ng pera at attention sa'yo, di ba? Ano yung pinakamalalang guesting ninyo sa isang TV program? May kumanta bang iba? Yun, iniiwasan namin yan.
never namin nilagay yung mga sarili namin sa ganung posisyon. Na may kumantang iba. Dati may tumawag isang noontime show. Pinapatugtog kami, cover daw kami ng ganitong banda. Mm-hmm. Tanggi agad. Very good. Jajam daw si ganito. Sino si Richard Gomez? Hindi, hindi na. Huwag na. Gusto ko si ano. Sakit na yun. Gomez yun. Gomez yun. Kumanta ng doble cara. Hindi, may kanta sila doble cara, di ba? Kaya niyo yun. Ikaw, tatay ka na for the second time. Nung una ka naging airpats, tingin mo ba, nako, tapos na tong banda. Time management lang yan. Kumbaga, kailangan mo lang mag-decide kung ano talaga. Eh, hiningi ko naman talaga yan sa Diyos eh. So, kailangan gawa ng paraan. Kahit ganyan pala kaingay nyo, no? Na may wala pala. Pero nahihirapan ako magsulat ng kanta for a while. Kasi ang saya ko eh. Isang bigat nung kanta namin na nag-iintay. Susulatin ko. Mahirap. Kanino ba ako galit? Wala eh. Tinatanong nila ako lagi na may kaaway. Hindi mo pwedeng kumanta ng, I love you! Ganun, hindi pwede ganun. Hindi. Pwede naman eh. So, dahil lang, papakalam na ako. Tatanggalin na ako dito eh. Okay, welcome back. Ngayon, titikman na natin ang tinatawag na Butchi. Dito lang yung sa panlasang Bayaw. Bayaw, okay. Lalagyan natin ang suka. Ang harap. Ano ba yan yung Butchi? Sana may natutunan kayo sa amin sa panlasang Bayaw. Maraming mga masasarap na pagkain. Mura pa. Mamahaling restaurant. Okay. Ito, pwede yung ulam nito. Again, next week, sa pagbabalik ng Wasak, nandito ulit kami sa panlasang Bayaw. Meron ba kayo usapan na okay hanggang ganitong taon na lang house? Wala, hindi lang pinag-uusapan. Hindi. Mamaya, disband na to pagkatapos ng interview na to. Yeah. Oo, pagkatapos reunion agad next week. Reunion kami next. Bukas, reunion. Bukas. Pwede, pwede. Nag-disband lang kami pagkatapos ng tugtugan. Tapos banda ulit pag schedule. bukod doon sa isa, meron pang isang nawala din, di ba? Parang... Si B-Boy. Si B-Boy. Si B-Boy naging Greyhounds yun. Wow. Ngayon, sagot na ngayon yun eh. Oo, nagsisagot na ngayon. Kaso bata pa siya nun eh. Lagi siyang 5 hours late eh. Hanggang ngayon din naman. Ganun pa rin. Mga 3 hours siya. Dati may penalty yun eh. Papakain siya. Pag nalilate. Late siya araw-araw. Liemping. Lagi siya nagpapakain. Pag late ka sa practice namin dati, kailangan mo magdala ng beer tsaka ng... Liempo. Liempo. So lagi siyang may dala? Lagi siyang may dala ng beer. Sinadya talaga namin yun kasi alam namin. Kahit maalam. Alam na namin yun. Baka sa amin hindi siya nagagano. Kaya naman bumili ng B-Boy na gano'n, di ba? Okay, now you know. Now you know. Okay. Yaman pa naman ako. Anak ng Diyos yun. Si Prince B-Boy yun. Kailan na-realize na matanda na kayo? Ko kahapon lang. I'm 14 years old. Ako tuwing nagbabasketball ako, na-realize yung matanda na ako. Sorry, yung nagsing-sing talaga nung nagpakasal ako. Hila. Hila. Yan na. It's time. Parang ganun yung dating eh. Parang may bell. Pang! Malaking bell, no? Ikaw, Nils. Pag tinitingnan ko sila. To, alam mo ba to? Nagro-rowing to, men. Kaya sexy to. Sexy body to. Yeah. Yung mga bata. May abs ka. Ab. Ab. Hindi mo minsan influensyan si Auds na sumama sa mga aktibidades mo. Ako yung influensya. Hindi ko nga rin siya na-influensya sa mga aktibidades ko. Dapat isama sa aktibidades. Hindi lang pwede. Si Alds, nahihirapan na siya mag-sports kasi napilay siya. May bakal kasi ako sa paa. Talagang metal ka talaga. Metal talaga. Si Iron Man. Yun yun. Nasa loob mo talaga. Iron Man. Dati pinaghahalo ko yung mga basilan, jiu-jitsu at basketball. Kaya yun eh, pero ngayon... Ang ganda talaga ng basila sila. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Okay, huling katanungan na lang. Sa mga nanonood ngayon ng mga chikiting, no? Sa mga gusto magbanda, anong pwede nating ipamahagi
ibahagi na payo sa kanila. Ilang kinabukasan? Yan lang. Yan lang. Pagbabanda, full-time na trabaho yan. Kung what? Gusto niyo may marating, full-time siya talaga. Kung gusto mong umaman dyan, full-time. Tignan mo slap shock. Full-time yan. So, galingan niyo yung craft, huwag yung japorn bago perform. Yan. Yung challenge, yung pagbabanda, wala sa music. Tama ka dyan. Saka human gusto relations. Mo, saka gusto mong maraming chicks, parang dapat maging Chico Cycle. So, parang ganun. Oy? Ay, sorry. Yan, nung bata naman kami, maraming chicks sa tugtog naman. Pero mature na kami. Mature na, ano? Saan ba natin makukuha itong mga, ano, mga suot natin? Sticker. Sakaling, ano, saan ba natin mga, ano, to? Sa 123 Pasig Boulevard. Yeah. May, yung, ano, medisina, bale, brand namin siya ni Reg. Tsaka ni Toots, tatlo kami. Mm. Tapos yun, ano siya? Gamot's bad style. Yeah. Yun ang logo, ano? Yun yun. Mm. Ikaw, Odds? Ano yung tanong mo? Kalimutan ko na rin. Ayun sa ano? Music, kailangan nyo mahalin muna bago nyo pasukin talaga ng... Bago gawing negosyo. Hindi nang negosyo yung banda sa Pilipinas. Bihira yung mayaman na banda. Eh. Mm. Kami, ginagawa namin yung pinaka... Mahal namin yung ginagawa namin. Mapametal o kung anumang music. Pagka gustong-gusto niyo yung ginagawa niyo, may masaya naman eh. Oo. Dapat maging fan ka ng sarili mong banda. Yun yun. Dapat gusto mo yung ginagawa mo. Gusto mo yung music niyo. Kung hindi mo gusto yung music niyo, dapat mo ginagawa. Oo, oh, yun yun. Gusto nila kunyari, maging... mamaya sabay-sabay kayong mawawala. Poof! Ikaw magtanong. Sinimulan mo. Meron ba kayong isang pagkain na pwede niyong pagkaisahan na ito na lang yung kakainin natin yung huling kakainin? Ano yun? Buffet. Basta buffet. Isa lang naman, di ba? Isang buffet. Isang buffet. Isang buffet lang request ng banda ulan, namin. Isang matinding buffet. Pwede ba tama ba yan? Yung tawag pala sa tugtugan namin, food metal. Yan. Yan. Food metal. Food metal and basilan jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu eh. Ayan, mga bayaw. Maraming salamat. Parang dumali na kusapan natin. Pag-inet.